Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay pubasyad po kami sa Baguio at naghanap po ako ng isang hydroponic farm dito sa Baguio na pwedeng pasyalan kasi gusto ko i-compare ano ba yung difference ng lettuce dito sa Baguio at doon sa atin sa amin sa Bulacan or doon sa atin sa Manila. So gusto ko siya makita at talaga hinanap ko kung paano ako makakakita ng hydroponic farm. Ngayon, gusto ko sa inyo sabihin na napakaganda po ng farm na to. Mamaya po papakilala ko sa inyo yung may-ari nito. Pakita ko po sa inyo kagad, mamimili po ako. Tingnan niyo po, yung mga tanim po niya, mga halos higante. Bakit po higante? Kasi po ang lamig dito. Try niyo po ito, ha? Yan. Yan. Tingnan niyo kung gaano kalaki ang kanilang lettuce. Ito po ay nasa 38 days pa lang. 38 days pa lang from sowing. Ganito na po siya kalaki. Yan. At halos lahat po ganito kalaki. Tingnan po natin yung rooming. Ito na po yung romaine. Higante rin po siya. So, ganito po yung difference ng tanim sa atin sa Manila or sa Bulacan or sa South. Difference sa Baguio. Sobrang laki po nila. Nasa 38 days pa lang po sila. Sobrang lalaki na. At tinikman ko na po kanina, wala pong pait. Manumis na miss. Ang sarap. Ito po yung pagkakaiba nung sa malamig na lugar at saka sa mainit na lugar. Tatanungin po natin sila mamaya yung may-ari po na to, kung ano po yung mga best practices nila para po yung mga dito rin mga tao sa Baguio na mawili rin po na magtanim through hydroponics. Ang kanila po setup, meron din po silang vertical setup. Makikita nyo, nakapaligid po yan yung vertical setup niya. Ayan. Ayan. Meron siyang vertical setup at meron din po siya na setup na ganito. Ayan. Ayan, hanggang doon po. Lahat po yan ang gaganda. Hindi po sila naka-full NFT din dito. Naka-DFT po sila mamaya. Tanungin po natin kung ano yung kung bakit nila na pag-decision na DFT at hindi full NFT. At saka hindi po lang ito. Tignan nyo ito. Puntahan natin ito. Meron din po silang mga Rex. Ito po ay lalik. Mimili po tayo. Tingnan nyo ho ng butterhead nila. Napakaganda. Nakabilog ho siya dahil nga po malamig ang lugar. Ang ganda. Sobrang ganda. Na-amaze po ako sa ganda talaga. At tingnan nyo po, hindi lang po yung halaman nila ang maganda, pati po yung setup nila ang ganda. Tingnan nyo po yung flooring niya. Yan, naka-rubberized paint pa yan at saka mga nakagraba para hindi tubuan ng mga damo. Yan. At ano pa po yon? As part of their biosecurity, kami po ay ayan, pinagsuot kami ng plastic para hindi ho makontaminate at wala ho kaming mga bakterya na maipasok dito or mga fungus na dala ng aming mga sapatos. Sobrang ayos po talaga. Ngayon po, papakilala ko na po sa inyo kung sino yung may-ari ng greenhouse nito na napakaganda. No? Yung kanya po tatay si Mr. Markson Season. Markson Season. Nasa labas po siya. At ito po yung nagmamanage ngayon ng farm ng kanyang anak. Si Mark Season. Ayan. Mark Season, bati ka na. Hello po sa mga kasama natin dyan na mahilig magdanim. Ayan, Mark. Ano po ito, ha? Impromptu po ito. Ito actually, hindi ho namin pinalanan. Nagpunta lang ako naghanap. Pero gusto ko ho siya i-feature kasi sa ganda ng farm niya. At meron po tayong matututunan. At may i-compare po natin yung tanim dito sa Baguio versus doon sa tanim natin sa Patag. At nakikita lang ho natin kasi usually yung mga lettuce po from Baguio na nakatanim sa lupa. Ngayon, makakakita tayo ng lettuce na nakatanim through hydroponics. Ito.
Mike, ano mga tinanim mo dito? Dito po sa greenhouse, meron kaming junction, lalik, locarno, rex, meron din, at saka yung rex po, yung butterhead, yes rincon, yung kanina po yung violet. Yes po, yun po. Kasi sinubukan po namin magtanim ng as much as possible na pwede namin subukan kasi ito po ang first crop pa lang po namin. Ah, first crop pa lang to? Yes po, first crop first pa crop lang pa lang tapos ganito na kagaganda. Yes po, kaya... Sinubukan po namin magtanim ng maraming variety para masubukan din namin kung ano bang mabenta ganun dito kasi first time po talaga na ano, first crop pa lang po namin. Eh, ba't yung naisipang magtanim dito sa True Hydroponics? Kasi po, dati po, meron na po kaming yung gawa na dati. Sabi, at saka mahilig din po yung father ko na magtanim-tanim. Meron na kaming noon pa, since 2003, meron ng Arco na nagawa. Tapos parang sabi namin, sayang ata. Sabi namin, sayang. Eh di... Nung sabi ng father ko, sakto, yung video niyo po yung una niyang nakita na video. Ah, kaya pala ganito, vertical setup, ginaya na. Since April 2021, yun po napanood. Yun, sinimulan namin itong gawin April ng 2021. Pero, ba't ngayon lang? Ba't ngayon lang? Kasi hindi, yung father ko po, hindi po siya nag-hire ng gaanong madaming laborer kasi siya po halos yung mga paggawa. Yung welding lang po ata ng mga bakal, yung mga pina-labor niya eh. Pero sa semento po, kami yung nag-semento po. Kaya yun po, medyo natagalan. Tsaka busy din po. Tapos, isa pa po yung nakita ko lang na, compare lang po natin doon sa atin. Ito po, halimbawa, kunin ko na. Sige po. Ito na sa 38 days pa lang din. Iba yung tingnan niyo yung lapad ng dahon. Lapad po sa Black Rose to, no? Yung sa kamay. So ang lapad niya. Wala po ako nagigayot ng tanim sa baba dahil nga po malamig dito. Ang lapad ng dahon, ang laki. At mamaya ho, sabi ko sa inyo, bibigat ho, magta-try ho tayo magtimbang mamaya. Ito po ay nasa Birak Itogon, Benguet. Ayan. Mga 10 kilometers away from Baguio po. From Baguio City. 10 kilometers lang away. Ayan. Try ulit natin to, ha? Ito ay anong variety? Locarno po ito. Ayan. Ito po ay Locarno, katulad na nakita natin kanina. So sila po ay ano, ay fan ng RC Seeds. Fan ng RC Seeds. Actually, tinikman ko na po siya kanina. Gusto ko lang siya tikman ulit. Tingnan nyo, ang ganda. Tinikman ko na siya kanina. Talaga, mas juicy po siya. At ang laki-laki na niya, manamis na miss pa rin ang lasa. Ma-amaze po kayo talaga. Ma-amaze ko. 25 days from sowing. Ito ho sa atin siguro mga 30 to 32 days from sowing. Sa kanila, 25 days pa lang. So dahil sa lamig, ang bilis lumaki, mas ahead sila ng mga 5 days to 7 days compared sa mga talim natin. So, ang ganda talaga. Tapos, ang gamit po niya, hindi po siya hindi po siya naka-microtube. Ang gamit niya ganito. Yung parang post. Gumamit na kami ng mas malaking tubo kasi yung pump namin mas malakas. Okay. Tapos, tingnan mo yung ginawa nila. Meron din silang mga bulb na ginamit para ma-adjust po yung lakas ng tubig. Yung lakas ng tubig at saka syempre, kung wala na laman ulit yung hilera na to, pwede lang patayin. Di ba yung before nasa hardening ka, nakalagay lang sa box? Pero ngayon, iba na yung ginawa mo, hindi nakalagay sa box. Tingnan mo, grabe. Ito po eh. Ito, 25 days from sowing o 10 days from transplant. Tingnan niya naman itong napakaganda na to. December 4 na so? December 4 siya. Ito siguro mas bata. Ito rin, December 4. No po. Nung Christmas po to. Nung 25. Ah, so ito ay... Si Bloom. Sino nung 25? Ibig sabihin, nasa 6 days na to. So ito, wala pang tubig. Wala pang natin. Itong vertical setup mo, bali 6, no? Opo, 6. Ah, pero yung araw naman niya sa pool naman po. Ah, okay naman po. Kasi
sinubukan po namin. Yung araw niya, doon ba? Nung bago namin igawin to, tinitingnan namin kung saan na yung takbo ng araw. Manggagaling po doon pag ganun yung araw. Ah, so pag ganun yung araw. So tinamaan na. Kaya kahit yung nasa baba, hindi po siya nagbo-bolt or ano. Ah, oo, sabagay. At saka yung isa. At saka yung mga... So kahit kung nasa baba, okay lang din. Kasi nga dahil andyan naman yung tama ng araw. Tapos meron silang reserve one na mababa, kaya okay lang din ang mababa ito. Tapos kada pipe nila merong drain. Tapos kada isa din doon meron din siyang inlet. Ito yung ang inlet po nito, doon po sa una. Iikot yung tubig na ganoon. So nakaiikot ang tubig. Iikot yan. Pag ganun. Oh, isa pa pong ginawa nila. Diretso po yan, paikot yung pipe nila. So yung inlet niya, mamaya pakita nyo, pakita natin mamaya. Andun yung inlet niya, kada pipe meron siyang inlet na nakapaikot. So mamaya, titignan natin kung paano nila pinagdugtong yung dalawang pipe doon sa kanto. Importante yan. Tapos, ngayon, kada tubo rin may ganito. Yeah, po. Tapos, ito ay dos. Ito ay naka... Pailalim po sa semento, papunta po. Nakailalim na sa semento, diretso sa reservoir. Kaya po, mas gumamit kami ng mas malalaki na, kung mapapansin nyo, ng mga tubo. Kasi nga po, yung sinusupply niya, mahaba. Kailangan mas malakas yung flow ng tubig para... At saka malaki yung inlet mo. Ayan, malaki po yung inlet. Malaki yung inlet mo. So, okay. Hindi kami gumamit ng microtube kasi mahina, parang... hindi niya kayang supplyan yung isang buong pipe. So malaki yung malaki yung pipe mo ay yung tube mo. Yes po, sa half inlet, inch po ata yun. Half inch papunta doon. Tapos ito drain po. Drain ito. So yung kanya doon ay nasa 1/2. 1/2 ba? Mm-hmm. Parang ganoon po eh. One fourth yung kanyang inlet. Tingnan natin namaya. Tapos ito 3/4 yung kanya. Ayan. Okay. Ang galing. Nakikita niyo ba 'to? Baka naman, napangayod. Tiyan ako siya kung saan siya bumibili ng ano, na Nutrihydro. Sa ano daw, kanina ka? Sa website din po. Ay FB page po ng Nutrihydro din. Oo. Sir Chris, Ma'am Chari, diretso daw siya bumibili sa inyo. Tatanong, baka daw pwede makahingi ng discount. Kahit sa iron at pH down lang po, okay na. Kahit sa iron at pH down lang. Tsaka kung mapapansin mo po, yung mga experiment namin, di ba? Yung katulad po nito, kaya po dito namin nilagay. Para masubok talaga, dito yung parang konting time ng araw, tapos ito po yung pinakamalayo sa inlet. Okay naman. So, kaya okay sinubukan namin sa malayo. Dito talaga kung saan sa ano. So bagay, may punto siya doon. Ito yung pinakamalayo doon sa inlet. Pero okay pa rin naman ang laki niya. Mm-hmm. Ang doubt ko kasi sa ganitong setup, yung dissolved oxygen niya, papunta dito, baka kulang na. Kaya gumamit po, may oxygenator sa tangke. Ayun! So, ayun. So yun nga po yung fear ko eh. Da baka hindi na umabot dito yung oxygen ng yun na po produce ng bagsak lang ng tubig. So gumamit sila ng oxygenator to make sure na hindi magkukulang ng oxygen kahit ganito ka. Yun ang ano. Yun ang sagot. Kasi alam mo, kung wala kang oxygenator, wala kang ganun. Apo. 15 meters maximum. Mm-hmm. Kung walang ganun, 15 meters, magkukulang na to. Mm-hmm. So, since meron ka ng oxygenator, magiging sufficient yun. Kanina, sinasabi niya po, nag-experimento siya ng direct sewing. Ito, parang makikita nyo. Direct sewing. At saka po yung naka-transplant. Mm-hmm. Anong nakita mong difference nga? Ang difference talaga, ito, same day lang po silang na-sew. Makikita nyo po, kung mapapansin nyo ng maayos, mas malaki po talaga yung direct sewing sa ginawa naming subok dito. Ito ay 25 days. Yes po, 25 days po. From sewing. Ito, 25 days from sewing, ito mga ganda. Ganda din po, same day lang po. Tsaka same,
sa oras parehas din ba nung nasaw sila, as in sabay-sabay sila. So ano eh, so pag direct sowing na limit natin yung stress root stress roots, kasi, o natatanggalan natin no? Kasi po pag hindi maiwasan na pag magta-transplant tayo, lalo na pag yung mga seedling tray mahaba na yung mga roots ng ating mga seedling, pag transplant natin madaming mapuputol, hindi mo maiwasan at maiwasan na may mapuputol talaga na ano na roots, lalo na pag madami, pag medyo nag-rush ka na ng matagal, ilang oras ka nang naglilipat-lipat ng mga seedlings, hindi mo na halos napapansin, madami ka na palang ano, nasisira na roots. Tama. Yung ganito pong sistema ng pag-sow, yung direct sowing, pwede po natin gawin yon, kaso kailangan nyo po na mas malaking space. Yun lang tulad po nito. Ano. Yan yun, direct sowing sa nyan. Ito po ang total na kasya dito, nasa 600. Pero kung sa seedling tray yan, malaki na. Ito lang siguro yan. Aba, yung kasya ito, na 600. Lang, ganito lang kalaki. 200 na seedling tray, ganito lang. Kailangan siya kalaki. Yung space na So ano po yung ano dito? Ano po yung punto ngayon? Kung kayo po ay mayroon namang malaking area na pwede kayong mag-direct sowing, pwede naman po. Pwede naman yung gawin yun kung meron kayong paglalagyan na area at make sure na meron ding sufficient na araw. Kaya ho ako hindi ho nagaganito, kulang ho sa space, kaya ho gumagamit ako ng seedling tray. Pangalawa po, nakakapag-direct sowing siya kasi ang gamit niya, puno yung cup dahil po sa NFT niya gagamitin. Ngayon, kung magda-direct sowing kayo sa kratki, mababa lang po yun, natatakpan po ng araw yung seeds pag kratki. Kaya so, pag ganito po NFT naman, okay lang po ang direct sowing. Basta po, make sure na merong enough sunlight din na makukuha. Saka hindi maiwasan na pag direct sowing talaga, lalo na pag diretso na sa cups, malaki talaga yung space na kakainin niya. Pero kung ganito lumakalaki, difference. Parang, kung sa ganito, kung meron natin makikita na ganito kalaki ang difference ng lettuce niya, mag-aalat kaya ng space para sa direct sowing. Ba't mo naman naisipan na ganito, na mag-direct sowing, tapos na ganyan? May table po. Ito parang, kung titignan mo lang po kasi itong table na to, parang dalawang kratki lang na malaki. Na automatic. Ngayon, ang nangyayari, pag nag-direct sowing kami, dito sa kabilang side, plain water siya, yung tubig lang muna. Okay. Tapos after 6 days, ang gagawin lang namin, hindi na kami magta-transplant or ano, igaganyan lang namin, lilipat namin ganyan, yung mga cups. Ito, natimplahan na namin ng half strength, itong kabilang side. So, ganun na lang kadali. Kapag nasa half strength naman, antayin na lang namin na pwede na siyang ilipat sa mga NFT. Yung mga nasa half strength, ililipat na lang namin din doon. Sarili nyo bang invention to? Ah, naka-tiles ka pa? Opo, tinails po namin para maiwasan natin ang lumot. Hindi siya ganun kadumi. At saka mas madaling linisan po kasi pag ano, naka-tiles. Yun lang po, medyo... Mas magasa sa bahaya, pero mas madaling linisin. Mas magandang tingnan, mas maganda sa picture, no? Opo, at saka ang isa pang importante na ano dito, kung magta-tiles po kayo, yung kulay. Huwag po kayong gagamit ng itim. Nakakapaso. nag-iinit. Sobrang umiinit po ang color block na tiles, kaya white na white po ang advisable na gamitin natin kung magaganto po kayo. Nice. Tama. Sa mga natatamaan ng araw. Tama. Kung gagastusan nyo lang din na magastusan nyo lang. Ganun din naman. At saka, ang isa pang advantage ng ito, yung table na ginawa namin, is meron kaming mapuproduce weekly. Parang, kunwari, pag whole kasi na tinaniman natin, kapag may maghahanap na ng lettuce, tas wala kang mabigay, wala pa, mag-aantay pa sila ng 2 weeks, 3 weeks, ganun, bago ang harvest. Ang main goal nito, kapag merong seedlings dito, tas nalipat dito sa half-strength, kapag sa half-strength, pwede nang ilipat sa NFT, ililipat ulit. Tapos, itong mga nasa seedling ulit, ililipat dito sa half-strength, tas gagawa ulit kami ng panibagong batch ng 600. Kumbaga, cycle lang siya.
Para weekly meron ka. Every 7 days, meron kaming mapuproduce na lettuce. Ah, okay. Yan. Tingnan niyo po. Kung hindi ko alam kung nakikita niyo, meron din silang pang mist. Ito purpose mo nung misting na yan. Yun, so ang purpose ng misting natin is para ma-foliar natin yung buong greenhouse na buka isang switch lang. So aside from yung control ng temperature, opo, opo. So, gagamitin na rin yun, sa foliar. Foliar. Kasi ang ano po ng misting namin is pwede mong palit-palitan kung ano yung tubig na ilalabas niya. Pwede yung plain water or yung pwede yung pang foliar. Kasi ganun lang siya. Mm-hmm. Paano nyo pinagdugtong yung mga PVC na yan? Ayan. Okay. Dito po, makikita natin kung paano natin napagdugtong yung dalawang Atlanta. Kasi ang Atlanta po, wala silang bentang magdudugtong ng ganyan, ng right angle eh. Kaya ginawa po namin, binutas namin yung isang side ng pipe. Shinut po namin yung isang pipe. Ngayon, hindi po maiwasan na may magli-leak at magli-leak dyan. Kaya ang ginamit namin is yung elastomeric na seal. Elastomeric seal. Aba. Elastomeric sealant. Elastomeric sealant. Yun po kasi kahit na may tumutulo, ipapahid mo na lang po yun, masisil niya po yung butas ng ano pipe. Ito yon binutas nila. Binutas po. Tapos ito yung... Siguro, so mga 4 din to. Ano? Apo, susukatin mo po kung yan, yung parang saktong sukat diba? Ng ano. Ayan. Yan. Ayan. So nakaganyan. Pagdating dito, nilagyan na lang nila ng elastomeric sealant. Apo, yung sealant. Ayan, hanggang sa ilalim. So, pag tinignan nyo yung ilalim, ito rin merong cover. Ito, so, yung ginamit nating pamputol dito, yun yung lalagay natin sa side. Ayan. So, ganyan na magiging itsura niya. Po. Lalagay nila ng sealant sa ilalim, lalagay ito ng sealant. Elastomeric sealant. At saka sa sides dito. So, meron na kayong... Ang itsura niyan ay... Meron na kayong pang corner. Gamit nila. Kasi kahit na basa, kahit na may tumutulo na, pwede mo na lang ilagay, makakapag-seal pa rin siya. Gagawin naman natin ngayon, magtitimbang tayo ng kinuha natin kanina. Kaya nyo, ang ganda ng ugat. Ang ganda ng ugat at ang dami. Again ha, ito ay 38 days pa lang. Yan, timbangin po natin. Naka-0-0 tayo. Wow. 38 days, 170 grams. So, 170 grams po, 38 days pa lang. Yan, yung kanina po ay romaine 170 grams, 38 days from sowing. That's 38 days from sowing. Ito ha, 144 grams, 38 days. So, ang laki talaga. Ano ito ha? Wala pa po siya kapait-pait. Bata pa, 38 days pa lang. Meron pa itong 7 days. Yes, pag yung 7 days na yun, mas mabilis pa lumaki ang lettuce. Kung papaabutin po natin ito ng 45 days, aabutin po ito ng mga 200 grams. Aabot na 200 grams. Yun nga kaninang romaine eh. 38 days, 170 grams na. Ito ay Locarno. Yes po. Locarno. Yan. So, ang bigat, ang laki. Tsaka, ang sarap. Yan. Advice ko lang, mag-member ka na rin sa ano, marami ka makukuhang tips. Mag-member ka sa hydroponic groups. Apa. Hydroponic group tips for beginners, hydroponics tips for beginners Philippines. Apa. Hydroponics Philippines, hydroponic mentorship for beginners. Mm. Yan. Yan, para ma-showcase mo ito. Sa madami po kong matututunan. Kasi, una pa lang po talaga ito eh. First, ito pa po ha.
First batch pa lang. First time nila na maganito. Ang gaganda na. Sana po, mas ma-improve pa namin ng mas maganda. Yung presyo naman po, kung magkano niya ibebenta to, pinag-iisipan pa nila, pero sabi nila, baka mga 30 pesos din per cup. Sa atin yun, yung ganito kalaki, mura yun sa 30 pesos per cup. Ayun, si Mark, maraming yes, maraming salamat. Okay, maraming salamat din po sa pagbisita dito. Sabi ko po, impromptu lang to, impromptu lang. Sandali lang po kami dito para lang po ipakita. Para lang po makita nyo kung ano ba yung kaibahan ng tanim natin sa Patag kumpara ho dito sa Baguio. Sobrang laki po pala talaga. Ang ganda. Ang ganda po. Okay. So muli po, maraming maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong panonood. At maraming salamat, yes, Mike Chison. Maraming salamat. Pati sa tatay mo. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa pagbisita dito sa Dome Garden. Dome Garden? Yes po. Ah, so Dome Garden. Yes po. So, paki-follow din po yung meron page. Meron na pong page. Paki-follow din po yung kanilang page kung meron, kung marami pa kayo gustong matutunan at malaman tungkol dito sa kanilang farm. Dome Garden. Ang kanilang FB page. Again po, Dome Garden. Maraming salamat po.